that works together stays together. So ang ibig nga sabihin, the family that works or serves together stays together. Ang ibig pong sabihin doon, that the family who is serving the ministry of the Lord together, they will stick together no matter whatever circumstances they may face. Amen? Hindi lang yung pray. Tayo ng mga bata, the family that prays together stays together. Hindi na uso yun. Kailangan gawin mo. Yeah, tama. So, meron din akong quotes dito na dalawa na nailalagay or na-i-compare natin sa mga ibang instances, but dito ko to i-compare sa ating points na ito, that tell me who your friends are and I will tell you who you are. Same feather flocks together. Pero paano mo masasabi ang family mo, ang kaibigan mo, mayroon kayong strong relationship at you can say, we can flock together, we can talk together in one spirit, kung sila nga mismo yung family mo, hindi sila nakakilala sa ating Panginoon. Kung yung best friend mo na laging mong kausap, wala ka na kayong ibang pinag-usapan, kundi pag-usapan ng ibang tao. Paano mo masasabi na you can flock together in one spirit kung at yun dahil sa hindi ka naging intentional sa pag-share ng Word of God, kaya hindi sila, hanggang ngayon, hindi pa rin naliligtas ang family mo. Amen? Alam niyo mga kapatid, tayo, marami na tayong narinig. Ang dami na nating narinig. Diyos ko, kung ako lang, sabi ko nga, isang pag-Sabado, puro na lang Word of God ang narinig ko. Alam na natin how intentional yung love ni Jesus sa ating lahat. Kaya bumaba siya dito sa atin. Dapat itong intentional love ni Jesus na ito, yung intentional death ni Jesus, yung intensified love ni Jesus at yung intentional death niya, kaya siya bumaba dito para sa iyo. Dapat ito yung mag-udyok sa iyo. Na hindi lang makipag-chismisan ka dyan sa kaibigan mo, kundi share intentionally the Word of God. Sabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 5:14, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo, ang siyang nag-uudyok sa amin na sundin ang kanyang kalooban. Anong kalooban ng Panginoon? Evangelize. Go into the world and tell the goodness and the salvation of Jesus sa mga tao. Kumbinsido kami na namatay si Kristo para sa lahat. So be intentional mga kapatid. Importante po na together sa ating family, sa ating mga kaibigan, we grow spiritually to the Word of God. Amen? At glory to God sa technology ngayon. Ewan ko lang sa inyo, kung hindi nyo pa ngayon ginagamit yung mga Zoom nyo, yung mga messenger nyo sa pag-share ng Word of God, abay, behind kayo. Kung hindi nyo yan ginagamit. Kasi yan na yung uso ngayon. Ako po, kung hindi po ako naging intentional, naalala ko, that was like the first quarter ng 2020 nung nagsimula ang COVID virus na mag-struck. Kung hindi ako naging intentional sa aking family na mag-create ng group chat, siguro ngayon, hindi kami nagkaroon. Kasi yung mga cousins ko, mga pinsan ko, mga asawa nila, we never talk. Yes, pag nag-post ako, magsisend lang sila ng message or mag-reply lang doon sa post. But hindi kami nag-uusap nung nagsimula na sila, nung umalis na sila. Pero mula nung nagkaroon kami ng group chat, we develop a strong relationship and then they also grow spiritually. Siguro kung hindi ako nag-intentional noon, hindi pa rin kami nag-uusap na ngayon ng mga pinsan ko. So, mga kapatid, be intentional in sharing the Word of God. Amen! At glory to God, makakasama natin sila kasi they are approved to be with us sa ating life class process. Yeah! Sabi ni Pastora, baka magkaroon ng CIY Canada. Music ministry, punta ng Canada. Oh, diba? Eh, kung hindi ako nag-intentional, nangyayari kaya mga yan? Hindi. So mga kapatid, be intentional mga kapatid. Because the Word of God, siya po ang magbabind sa atin. Magbabind sa ating mga relationship para hindi dumating man ang mga problema, hindi ito basta-basta mawawasak. Amen? Number 5 na ako. Ano na bang number 5? C pa lang daw. Tawa na, tutulog ka. Letter D. D for deep. Pakisabi nga, deep. Aba, mga tulog. Deep, deeply sleeping na pala sila. Oh. Deep. So if you want to build a strong relation, deeply connect to the people around you. Ano nga yung una? Be, kung cum laude kayo. Good communication. Parang pareho lang. Communication, deep connection. When you communicate,
you connect. When you connect, you communicate. Pare-pareho lang, no? Pero magkaiba. Yes, my brother Red. Magkaibang magkaiba. Good connect. Yes. Pwede kayo mag-usap pero hindi kayo connected. Amen? So, tayo mga tao, we love connection. Sis, nag-send ako ng request sa iyo. Paki-add naman ang aking send request. Ako siguro may mga 4,000 ako na. Sa old account ko baka may 4,000 akong followers sa Facebook. Sa new account ko, mga YouTuber, ang dami-dami. Pero, tapos, yun nga, sa dami. Pwede lang dito yung mag-send ng message. Hello, kamusta? Blah, 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 blah. But, we may not really connecting or creating a strong relationship with them. Tama? Amen? Amen. Kagaya ni Jesus. So parang tayo, yun nga, marami. Pero minsan talaga, meron at meron talaga doon sa 4,000 na yun na may isa or dalawa talagang iba ang connection. Iba ang connection nyo, diba? Sabi ko nga kay Bibi Love, iba ang connection nating dalawa. Kay Sister Risa, sabi ko. I love them both, Sister Risa and Bibi Love. Huwag kayo magselos. I love you all. Talaga naman. But yung connection namin ni Bibi Love, iba kay Sister Risa. Although I always say everything to Sister Risa. Dahil Sister Risa, she worked full-time and hindi ko siya matawagan in any time that I cannot. Pero si Bibi Love, pagsang tawag mo lang dyan, hello ate, sama? Ganyan kagad siya sa akin. Kung kaya't ako, I can cry anytime to Bibi Love. I can say everything. I can laugh with her. And dahil nga siguro magka-member or assistant member ko siya sa or assistant leader siya sa cell group ko, we pray together always. So yan ang connection na sinasabi. At iba-iba yun. Iba-ibang level yun. So, ganyan din po si Jesus. Napakaraming disciples ni Jesus. Tagasunod niya nung time niya iyon. And, mamili siya ng 72 to send to a mission. And then, so, he connected through communication. Ganito, nagtuturo si Jesus. And he showed miracles. He did good things to all the disciples or all the followers that he had. And namili siya ng 72 and then he sent them to the mission. And then namili din siya ng 12 disciples na kung saan ito yung 12 disciples ang lagi-lagi niyang kasama talaga, yung 12 disciples. They were connected well sa, kay Jesus noon. And si Jesus meron din siyang inner core, yung 3, Peter, James, and John. Diba? So itong tatlo na ito, iba ang connection niya dun sa 12. Silang tatlo ang most talaga na sama-sama maraming beses sa Bible. And kung mababasa ninyo, I was really amazed. Nabasa ko yung Luke chapter 9 verse 28 to 36. Ilista nyo. Ito yung time na witness nitong inner core ni Jesus, yung tatlo na ito, yung transfiguration ni Jesus. Nakaka-amaze. So, kapag connected ka sa isang tao, iba. May ibang mga experience ang mararanasan mo sa kanila. Amen? And then, the one who were like a best friend. Sino yon? Best friend ni Jesus? Si John. In the Gospel of John, John described himself as the disciple whom Jesus loved. Mababasa natin sa John 21, 20 to 25. And makita nga natin doon sa Last Supper, di ba? Sa John 13:25, yung nag-lean siya ng ganyan, nung sinasabi na niya kung sino ang magbibetray sa kanya. Parang yung secret. Kapag may deep communication, you can tell secret to Brother Red kapag may deep communication kayo. Hindi ka matatakot na ichichismis kanya. Ano nga ba yung uso ngayong mga terms sa chismis? Alam na alam nila. Oh, sabi ko, baka di nila alam. Yung pala alam. Marites. Di ka imamarites ni Brother Ed. Kung may kagaya ni John, nag-lins ang ganyan, sino po ang magbibetray sa iyo? Sabi niya. And sinabi ni Jesus, yung pagbibigyan ko ng tinapay nito. So, if we have deep connection with someone, we can tell our secret. Amen? At syempre nga, pagkakatiwalaan, yun nga, yung bago na namatay si Jesus, ipinagkatiwala niya si Mary kay John. Pwede naman sa iba, pero dahil sa deep connection nilang dalawa, sa kay John niya pinagtiwala si Mary. And sa John 21:20, hindi mawawala sa atin to kapag kami mga deep connection tayo, pag paborito ka ng nanay mo, nagsiselos ka. Sabi ni Peter sa John, nagsiselos si Peter noon nung sinabi ni Jesus na, kung paano siya mamamatay.
Diba? Yung sinabi, eh, paano naman siya? Sabi niya, kasi alam niya na laging sa likod si John and ni Jesus. Eh, paano naman siya? Ang sagot ni Jesus sa kanya, eh, ano naman sa kayo kung bubuhayin ko siya hanggang sa pagbalik? Ano naman sa'yo? Minsan, ganyan tayo, nagsiselos tayo kung mga deep connection, eh, kaya imbis na magkaroon na ng deeper or strong relationship doon, sisirain mo. Sisirain mo. Chismisan mo. Magmamarites ka doon para masira. Nating gawin yon. So, ang ibig kong sabihin, nawala tuloy ako sa marites na yan. Ang ibig kong sabihin, minsan, bakit kaya si Pastora, lagi silang nagchat-chat ni Esther Glysak? Sample lang to sis. Bakit kaya sila laging magka-chat? Eh, ano naman sa'yo? Eh, di mag-build ka rin ng good relationship kay Pastora. Mag-connect ka. Si Pastora, it's just 1 minute, mag-reply ka agad yan. Magsusorry pa yan pag hindi yan nakareply. Kung ikaw ay close na close, o yung kapatid mo, very close, nanay mo, kasi nga, lagi siya nagpapadala every month. Ikaw, nagpapadala ka ba? Kaya, magpadala ka rin to develop a good connection. Good, deeper connection. Amen? So, minsan ganyan tayo, nagsiselos. Tapos, yun nga, sabi ko nga. So, our deep and meaningful relationship to others can only result from our continued efforts in nurturing it. Kailangan in-nurture natin anuman ang relationship na meron tayo. Amen? Si Jesus, when He was here on earth, hindi siya nag-communicate lang sa mga disciple, but He fostered a deeper relationship with them. He spent time with them. So, give time, mga kapatid. Kapag pagod ka, masahihin mo. Sister Marie Cors, Brother Edwin, hindi kaya Brother Edwin, masahihin mo. And be always present. Yun nga, hindi yung ate, pwede bakit nang makausap? Eh, takot ka nga kasing mautangan. Diyos ko, di mo man minessage. Di kaya minessage mo after 3 days, nagpakamatay na pala yung gustong kakakausap. Bad, bad, bad. So, communicate by any means. Telephone, messages, or maganda yung voicemail. Ang apo ko, I love her so much. Hindi siya marunong mag-type, kaya maglilibla. Mami, I love you! Naku, pag namarinig yun, ay naku, parang nabawala ang pagod ko. Ganyan din tayo, kung Sister Juliet, si bro, I love you, mahal ko. O diba, kahit maikling message lang. Diba, mga kapatid? And then, vice versa. Kanina sabi Brother Edwin, listen. Vice versa, mga kapatid. Makinig ka, at pagkatapos, di, ang dami nang sinabi na,